na ang legal na nagmamay-ari ng Spratly Islands ay ang bansang Pilipinas. Kaya naman agad-agad niyang inutusan ang kanyang Ministry of Defense na si Enrile para puntahan at itaboy ang mga Incheck at mga Vietnamese sa Spratly Islands. Teka lang ha, mga utol ha, iaayusin lang natin. No? Sa ngayon po, wala nang dispute ang Pilipinas at Vietnam dyan sa Spratly Island. Dahil kay makailan lamang nung nagdaos ng 42nd ASEAN Summit, nakasama si ang ating presidente, si Ferdinand Marcos Jr., si President Bongbong Marcos, nag-usap na sila. Ayon sa kanya mismo ito, sa kanyang pahayag, nag-usap na sila ng Prime Minister ng Vietnam at nagkasundo na sila hinggil doon sa teritoryo sa Spratly Island kung anong magandang gagawin nila na pabor sa parehas na bansa. Okay, so sa madalit sabi, uulitin ko, wala na pong dispute ang Vietnam at ang Pilipinas. Ang may dispute na lang ay ang sa agawan ng teritoryo ay ang China at ang Pilipinas. At kung bakit naman, mga utol, napapunta sa atin ang legal claim ng Spratly Island at Scarborough Islands, Scarborough Shoal. Yung Spratly Island, mga utol, hindi lahat ng isla doon ay atin, ha? May ilan lamang doon na atin na siyang inaagaw ng China. Okay? So, idiniklara na po ng international law, yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, na sa Pilipinas yung ilang bahagi ng Spratly Island, dahil po... Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil sa patuloy na pag-init ng tensyon sa South China Sea, particular sa West Philippine Sea, dahil sa pang-aagaw ng teritoryo ng China, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga karatig nating bansa, mga utol, babalikan natin ang konting history, ang history ng Pilipinas at kung bakit tayo ang may legal claims sa pinag-aagawang teritoryo sa Spratly Island at sa Scarborough Shoal, mga utol. Ipapakita natin yung dahilan kung bakit tayo nanalo noong 2016 sa arbitral ruling na nagsasabing ang Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Island ay pag-aari ng Pilipinas, mga utol. Pero ang ating featured video ay tungkol sa kung paano pinalayas ni Pangulong Ferdinand Marcos ang China at Vietnam sa Spratly Island. Siyempre, kadikit yan. So, siyempre, isishare ko sa inyo ang history kung bakit naging legal na sa Pilipinas ang Scarborough Shoal at ang Spratly Island na inaagaw o inaangkin ng bansang China. Game na. This one. Kaliwat kanan na nga ang pagmamalabis ng mga karatig bansa sa mga teritoryo ng Pilipinas at isa na nga sa pinakamainit na usapin patungkol dito ay ang issue ng West Philippine Sea. Ang suliranin natin ito ngayon sa kasalukuyan ay ang naging resulta ng napakahabang bulok na pamamahala ng mga pulpolitiko na humawak sa ating bansa matapos mapalis sa pwesto ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang sakit ng salita eh. Anyway, sangayon ba kayo dyan, mga utol? No comment ako. Siguro naman eh, alam nyo na. Talina natin. Sa pagkawala sa pwesto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay kasabay nito ang unti-unting pagbagsak ng Pilipinas sa ekonomiya at sa lakas militar. Unti-unti na rin naging agresibo ang China at ang iba pang bansa para angkinin ang mga teritoryo ng Pilipinas. Ngunit sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi iyan magawa-gawa ng China at ng ibang bansa. Sa bidyong ito ay tatalakay natin kung paano at bakit hindi makuha-kuha ng China at ng ibang bansa ang Spratly Islands noon. Pero bago tayo tuluyang magsimula, make sure lang na nakasubscribe kayo sa ating channel. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi ka na-update sa mga future uploads ko. At mga operador, subukan na rin nating pabuti ng 500 likes ang video ito. At mangyari lang puntahan, bisitahin, share at i-like nyo na rin ang ating Facebook page na may pangalang Berador. Teka lang ha, bago tayo magpatuloy, nalimutan ko pala. Ito'y mula ay kumpadre, mga utol, pa-subscribe yan. Like nyo na rin yung video. Paki-like na rin siya sa Facebook page na Berador. Okay? So, kumpadre,
Pa-subscribe, pa-like, game na. TV. Pirator. First time ko siyang i-react. Noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay kilalang kilala ang Pilipinas sa lakas at yaman nito kung saan kayang-kaya nitong idepensa at ipagtanggol ang mga mamamayan at ang mga teritoryo nito mula sa mga dayuhan. Ay, totoo yan mga utol. Kahit i-search nyo sa Google mga utol, as early as 1960s hanggang doon sa panahon ni President Ferdinand Marcos, isa tayo sa pinakamalakas na bansa sa Asia. Isa tayo sa pinakamalakas na may naval fleet. Yung Philippine Navy natin ay isa sa pinakamalakas sa buong Asia, mga utol. 1960s hanggang sa panahon ni President Ferdinand Marcos. And nung panahon na yon, yung tinatawag na Santa Barbara Project, kung hindi ako nagkakamali, kung saan nung panahon na yun, gumagawa na ng missiles ang Pilipinas na siyang itinigil nung panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Yun ang dahilan siguro kung bakit mahina ngayon ang ating Armed Forces of the Philippines. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang, ituloy na natin. Malaki at malakas ang hukbong sandatahan ng Pilipinas noon. Panghimpapawid man o pangkatihan at maging pangkatubigan. Tama. At idagdag mo pa ang iba't ibang sasakyan at kagamitang pandigma ng Pilipinas noon na ginawan na natin ng video. Kaya naman kung nais mong mapanood ay puntahan mo lang sa description ng video ito. Mula noon pa man ay pinag-aagawa na ng iba't ibang bansa ang mga isla sa Spratly. Ngunit sino nga ba ang totoong nagmamay-ari dito? At paano nga ba nagsimula ang pag-aagawang ito? Eto na. Noong 1956, isang mayamang mangingisda na mula sa Batangas na may pangalang Thomas Cloma ang napadpad sa isang islang hindi pa nila napupuntahan kahit na kailan. Kasabay nito ang kanilang pagkakadiskubre sa marami pang isla na karating nito at dahil sa pagkakadiskubring ito, ito ay inanunsyo ni Thomas Cloma na kanyang pagmamay-ari. Ang mga islang ito ay tinawag na pre-territory of the pre-land. Teka lang mga utol, kaya yan din yung dahilan kung bakit naging Thomas Scholl, no? May second Thomas Scholl pa nga. Okay mga utol, dahil kay Thomas Cloma. Siya na nakadiscovery nito. Pero hindi lamang siya. May mga iba pang, dito sa Pilipinas siya siguro, pero may mga iba pang, yung claim nga nung China, kaya ganun, nung mga panahon, nung unang panahon pa, yung mga ancient Chinese, na dumadaong na dyan sa mga bahagi na yan, mga isla na yan sa Spratly Island. Tuloy na natin. Ay tinawag na pre-territory of the pre-land. At ito naman ay agad na natunugan ng bansang China at ng Vietnam. Dahilan para angkinin nila ang mga islang ito. Naging mainit ang pag-aagawa ng dalawang bansa sa mga islang ito simula 1956 hanggang 1970s. Tama. At mas lalong uminit ang agawan matapos okupahin ng China ang Spratly. At dahil dito nakarating na sa Pangulo ng Pilipinas ang suliraning ito. 1970, si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang nakapuesto. At dahil nga isa siyang mahusay na abogado at malawak ang karanasan sa mga batas at sa international law, ay umaksyon siya agad dahil alam niya na ang legal na nagmamay-ari ng Spratly Islands ay ang bansang Pilipinas. Kaya naman agad-agad niyang inutusan ang kanyang Ministry of Defense na si Enrile para puntahan at itaboy ang mga Incheck at mga Vietnamese sa Spratly Island. Teka lang ha, mga utol ha, iaayusin lang natin. No? Sa ngayon po, wala nang dispute ang Pilipinas at Vietnam dyan sa Spratly Island. Dahil kay makailan lamang nung nagdaos ng 42nd ASEAN Summit, nakasama si ang ating presidente si Ferdinand Marcos Jr., si President Bongbong Marcos, nag-usap na sila. Ayon sa kanya mismo ito, sa kanyang pahayag, nag-usap na sila ng Prime Minister ng Vietnam at nagkasundo na sila hinggil doon sa teritoryo sa Spratly Island kung anong magandang gagawin nila na pabor sa parehas na bansa. Okay, so sa madalit sabi, uulitin ko, wala na pong dispute ang Vietnam at ang Pilipinas. Ang may dispute na lang
ay ang sa agawan ng teritoryo ay ang China at ang Pilipinas. At kung bakit naman, mga utol, napapunta sa atin ang legal claim ng Spratly Island at Scarborough Islands, Scarborough Shoal, yung Spratly Island, mga utol, hindi lahat ng isla doon ay atin, ha? May ilan lamang doon na atin na siyang inaagaw ng China. Okay? So, idiniklara na po ng international law, yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, na sa Pilipinas yung ilang bahagi ng Spratly Island. Dahil po ito dito sa pruweba ng Pilipinas na sobrang tibay. Ito po yung mapa ng Pilipinas, pinakalumang mapa ng Pilipinas na iginuhit ng isang Espanyol na ang tawag dito ay Murillo Velarde Map. Okay? Ito po iginuhit nung 1734 pa. Tapos ito yung mapa ng Pilipinas na ibinigay ng mga Espanyol sa mga Amerikano nung tayo ibinenta sa mga Amerikano. Okay, mga utol? So, alam nyo naman yung history ng Pilipinas. Dati ay tayo nasasakupan ng for 300 years, I guess, tayo nasasakop ng Espanyol. Under Spanish colony tayo, and then inilipat tayo sa Amerika. Ngayon, mga utol, ito yung mapa na yun. Na dito ay nagsasabi sa kasama sa mapa ay naiguhit na dito yung Scarborough Shoal. Ayan yung Scarborough Shoal. Hindi nyo na makikita, pero papakita natin, ha. Tapos dito nakaguhit din yung mga isla sa Spratly Island. So, yan po yung nagpanalo sa atin sa arbitral ruling doon sa nung 2016. So tingnan natin, ha, mga utol. Ayan po. Ang nakalagay diyan ay Panakot Island. So ito po yung Scarborough Shoal ngayon, nasa tapat mismo ng Zambales. Okay, ito pong mapa na to ang nagpanalo sa atin, ayan, mga utol. Murillo Velarde Map of 1734. Ganun po katiba yung ebidensya natin na nagsasabing atin yung teritoryo na yon. Okay? So, tuloy na natin. Para na rin ipalam sa mga nag-aangkin na bansa na ang nagmamay-ari ng Spratly Islands ay ang bansang Pilipinas. Tama. At yun nga ang nangyari, dinagsa ng napakaraming barkong pangdigma ang Spratly Island mula sa Pilipinas. At dahil sa malakas na puwersa ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, ay wala nang nagawa ang China at ang Vietnam kung hindi lisanin ang Spratly Islands. Nice one. Teka lang, ha, bago natin magpatuloy, mga utol. Kasi kamakailan lamang ay may lumabas na parang whistleblower, no, yung statement ni General Parlade na nagsasabing yung ilan sa mga islets o mga isla at mga reef sa Spratly Island kung bakit tinatayuan ng China ng kanilang artificial island dahil daw di umano, ayon kay General Parlade, ibinenta nga daw di umano nung panahon ni President Noynoy Aquino sa China. Okay? So, eto po yun, mga utol. Painggan lang natin sandali para lang mas maunawaan natin. Eno. Ripakito Ochoa. Ito, pangalanan ko na. Eno. Para tumimik na ito. Ito kaya pala, every week, ito si ES Ochoa nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangulekta nung share niya doon sa mga dolomites at sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Ayan, mga utol. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon patag na. Ngayon halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So napakadami nito, Zambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute. Sipin mo sa atin pagaling doon sa West Philippine Sea. Sipin mo sa atin pagaling yung pinantambak sa artificial island na ginawa ng China. Sa Pilipinas pagaling ipinantambak. Ayan, namula kay General Parlade. 2013, 2014, 2015. Panahon niya Noynoy. Kaya nangyari yun. General Parlade, alam ko,
Before po tayo sa ating final message, ibig sabihin po ba nito yung sinasabi kasi ng Aquino administration, isa itong kanilang legasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling natin sa West Philippine Sea. Eh mukhang sa kwento nyo po, eh, sila ang mukhang nagpalala pala ng sitwasyon po doon. Okay, mga utol. Ayan yung mismong pahayag ni General Parlade hinggil doon sa issue sa West Philippine Sea na di umano mula sa kanya ay binenta ito ni dating Secretary Ochoa, di umano. Okay, so kung gusto niyo mapanood, ito po yan, ha, title niyan. Hala, mga isla sa West Philippine Sea ibinenta pala sa China. So hanapin nyo lang, nasa featured ko yan, game na. Tuloy na natin itong featured video natin, mga utol. Pinakita ko lang sa inyo na baka yan yung dahilan kung bakit kiniklaim ng China yung mga isla doon at mga reef dahil naibenta na sa kanila. Oh. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang. Ituloy na natin to. At simula nga noon ay inukupa na at binantaya na ng mga sundalo mula sa Pilipinas ang mga isla sa Spratly Islands. At inaresto at ikinulong si Thomas Cloma sa salang pag-aangkin sa mga teritoryo ng bansa. Ngunit hindi rin nagtagal ay pinalaya rin siya at binayaran siya ng 1 piso kapalit ng kanyang pagkiklaim sa mga islang ito. Binayaran ng piso, mga utol. Hindi na nga nagtagumpay ang China at ang Vietnam noon laban sa lakas ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos para makuha ang mga isla sa Spratly Islands. Ngunit tila ata nasayang ang mga depensang ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noon para sa Spratly Islands. Dahil noong 1990s, panahon ng pamumuno ng mga tanga at mga pulpulitiko na humahawak sa ating bayan ay ito ay sinamantala ng mga Incheck at ng mga iba pang bansa at muli silang bumalik sa Spratly Island upang okupahin at angkinin ang ating mga teritoryo. Anong masasabi nyo sa ating featured video, mga utol? Kayo ba ay naniniwala sa ating mga inilabas o inihayag? Oh? So, yung kay General Parlade, mga utol, hindi ko po pinapatotohanan at hindi ko po rin itinatanggi. Okay? Pero one thing's for sure, nung panahon ni President Ferdinand Marcos, ay talagang ipinagtanggol niya itong Spratly Islands laban sa mga mananakop. Dahil alam niya, sa sarili niya, alam niya na teritoryo natin ito. Na hanggang ngayon naman, ang ating Pangulong si Bongbong Marcos, eh pinaglalaban naman ang ating teritoryo. So, paki-comment na lang inyong komento at may mga karagdagan kayong impormasyong nalalaman hinggil dito ay paki-comment na lang at paki-like ng video. Marami salamat, kompadre. Marami salamat sa inyo, mga utol. Sana'y may natutunan kayo. Kahit konting-konti, may iksi lamang. Pero talagang yun na po yung buod ng pangyayari dyan sa West Philippine Sea. At saka, yun, nakita nyo naman yung mapa natin. Yun yung nagsisilbing pinakamatibay nating ebidensya na pinakamatibay nating claim na atin ang Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Island dahil kasama ito sa mapa ng Pilipinas noon pa mang 1734. Okay, mga utol? Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless up. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.